sa mga nagbabalak mag-aral na magmaneho. Bababaan ng LTO ang singil ng mga driving school para sa 8 oras na minimum training. Approve naman kaya yan sa mga nag-aalok ng naturang serbisyo? Yan ang tinutukan ni Joseph Moro. First time magmomotor ni Carl Angelo kaya nagpapaturo siya sa driving school sa Mandaluyong. 3,000 pesos ang bayad niya para sa 8 oras na practical driving course o PDC, kabilang ang pag-start ng motor at pagtimpla ng takbo nito. 4,400 pesos naman para sa 8 araw na PDC para sa pagdadrive ng kotse kasama ang para sa theoretical driving course o TDC. May driving school na 2,800 pesos ang PDC sa motor at hanggang 4,800 ang 8 oras na PDC para sa mga kotse. Dagdag 1,500 pesos pa sa TDC. Kailangan ang PDC at TDC certificates para makakuha ng lisensya. Simula Abril, bababaan na ng LTO ang singil ng mga driving school para sa 8 oras na minimum na training, hanggang 3,500 pesos para sa motorcycle driving lessons at hanggang 5,000 sa four wheels. Wala po talagang maximum before dahil we allowed the market to basically dictate the price. Eh yun nga po, talagang umiiyak na po yung ating mga kababayan. Ang objective ngayon, ma'am, pababaan ng presyo yung mga driving schools. Sa April 15, ipatutupad ng Land Transportation Office o LTO ang mga bagong patakaran na yan at may multa ang mga driving school na hindi susunod sa mga bagong rate na yan. 50,000 hanggang 100,000 ang multa para sa una at ikalawang offense at pagbawi ng accreditation sa pangatlong offense. Okay raw sa Association of Accredited Driving Schools of the Philippines Incorporated ang 2,500 na tuition para sa motor, pero ang 4,000 pesos para sa mga kotse sana raw limitado lamang sa mga manual na sedan. May executive course daw sila na umaabot sa 57,000 kung saan mamahaling sasakyan ang gamit sa training. Kasi po iba-iba yung maintenance at iba-ibang skills ang kailangan niyang ibigay sa isang driver. So that's why mas mahal po or mas mataas ng konti. Ang LTO naman po, hindi po kami nagre-require na SUV po ang gamitin para po maturuan yung mga student drivers po natin. Sa karanasan din daw ng mga driving school groups, hindi sapat ang 8 oras na minimum na itinakda ng LTO na driving lesson para matuto. It's really a choice, no? Kasi may mga customers, parents who are very concerned to the safety of their children, will really encourage them to enroll 15 hours, 16 hours. Yung iba, papasundo sa area nila, lalo na pagka yung mga senior high or naka 18 years old na. Ayon sa LTO, pwede ang ibang promo na mas maraming oras, pero dapat hindi lalampas ang kada oras na halaga nito sa itinakda ng LTO. Para sa GMA Integrated News, Joseph Morong, Nakatutok 24 Oras.